Hello there, sweethearts, and welcome back to our channel, Ina Rabino Dahilig. If you are not subscribed yet, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, click the notification bell for more updates on our newest videos. So much to all our sweethearts out there who never stop subscribing or liking, sharing our videos, supporting our channel. So thank you so much. And today, po, because we are celebrating still our first year, and I'm gonna introduce to you our very good friend, a very good actor, Randy Torres, in the house. Randy. Yes, ma'am. It took us almost a year, no? Parang June. Yeah, yeah. Tapos, kasi something happened, no? Oo, something happened na kailangan nating i-reschedule muna. Mm-mm. Dahil nagkasakit yung mother ko. And eventually, you know, like, well, she passed in August. Pero, you know, so, okay na. I'm trying to be okay ang na. Ang hirap eh, no? Mahirap? Even ako eh, it took me a while para talagang makapag-let go. Yeah. I don't think I would ever be okay. Mm-hmm. Kasi she's the closest sa akin. Ah, talagang you know, ano kayo? Oo, kasi we grew up only having a mom. So, pinag-aral niya kami magkakapatid, napatapos niya kuya ko, mm-hmm. Engineering, napatapos niya ate ko, and then ako. Ikaw yung bunso? Ako yung bunso. Oh. Ako yung bunso. So, and she's just an amazing mother. Kaya, masakit, pero ganun talaga. Mm-hmm. Dasal na lang, and andyan naman yung mga family, and especially yung kids ko na nagpapatibay sa akin. So, yeah. Kaya naano ko eh, yung, I think you had this post pa, yung photo of you holding her hand yata. Yeah, na? Yeah. That was the day actually when she passed. I was fortunate na I was able to say bye. Ayaw pa nga akong, kasi sa ICU yun eh, in Las Vegas. Kala ko dito yun. Nandun kasi siya sa bahay ng sister ko in Las Vegas. And then when they took her to the ER, I was told. And so I drove back to Las Vegas that early morning. And then naabutan ko naman. Mm-hmm. And, but the thing is, because of the COVID protocol, mm-hmm. they wouldn't let me in the room. Uh-oh. So sabi ko dun sa nurse, sabi ko, sir, I'm not here to just visit. Uh-huh. I'm here to say goodbye to my mother. Ay, makakaiyak naman. So, sabi niya, I'm sorry, but we have, you know, a protocol. I asked him again, sabi ko, sir, please. Mm-hmm. You know, na, well, I was asking him, like, tulo na yung luha ko, because I have to, you know? Mm-hmm. So, he asked, hindi niya mahanap yung supervisor niya, hindi niya mahanap yung manager niya. You're running out of time. Yeah, and then, so sabi ko, please, sir. You know, I'm not here to visit. Mm-mm. So this is what he said. He said, okay, I'm gonna go to the nursing station. I'm gonna go walk past by you. Mm-mm. And then when I walk past by you, just go inside your room. So, grabe yung risk na yan, ha? Yeah, so sabi ko sa kanya, thank you so much. Thank you so much. So yun, nakapasok ako and dami ko nasabi sa kanya, nakapagpasalamat ako sa kanya, sabi ko sa kanya, lahat, sorry ah, pero I'm just happy na binigyan ako ni Lord ng chance to at the last the moment na kami pa rin magkasama. Oh, I know ha. Kung merong isang bagay na, you know, kinakatakutan kong mangyari na mula nung bata pa ako, growing up, na iniisip ko, ano yung isang bagay na hindi ako sure kung kakayanin ko? Kasi parang, you know, lahat ng challenges or problems or trials or anything that you need to achieve or accomplish, pwede mong pagpursiguduhan, di ba? Pwede mong pagtrabahuhan, pag-aralan. Uh-oh. Pero yung isang bagay na hindi ako sure kung kakayanin ko, is yun nga, kung magpa-pass away yung nanay ko. Mm-hmm. But, you know, lahat naman siguro, papunta talaga doon, nangyari. And I'm doing everything for her. Mm-hmm. Sinabi ko sa kanya, pangako ko sa kanya, I'll make her proud. So, yun yung pala yung parang, ano mo, yung ato,
drama moment mo yung papasokin mo ako, sir. Yeah. Ako naman nasa airport, doon ako umiyak na parang solo ko yung mundo doon. Mm. Nagsusulat ako na supposed to be for my transfer from China. Doon mo nalaman sa airport? Yes, kasi di ba connecting flight ko. So from Manila to China. So, meron akong 8 hours supposedly over. Yeah, yeah. Tapos, so, naglalakad ako sa loob ng airport para mag-fill out ng form. Tapos, nag-check ako ng Facebook, syempre. Sabi nung cousin ko, tawag daw ako. Sabi, ba't ako tatawag? Nag-fly na ako. Anong, gaano ka-emergency ba? Tapos, biglang pumasok sa isip kong, wait a minute. Tapos, sabi niya, upo ka muna. Ayun na. God, yeah. So, yun na talaga. Yung hagul-hul ko na hindi mo na-expect na ganun pala yun. Yeah. Sa kanya ko naramdaman yung, ano yung word na unconditional love? Mm-hmm. Na lagi natin naririnig, di ba? Unconditional love. Pero naramdaman nyo ba talaga yun? Di ba? So, ako, naramdaman ko sa kanya. Totoo. You know, kahit na minsan gusto magreklamo, no? Yeah. Tapos iba yung sinasabi ng ano, minsan parang nabubwisit, pero makita mo, nilabha na pala yung damit mo. Diba? Yeah. Yung sa amin, much deeper than that. Oh. We had ng mga highs and the lowest point of my life. Saan ba kayo sa Philippines? Sa ano kami, sa Santa Ana, Manila. Manila na talaga. Santa Ana, Manila. Pinanganak ako sa Manila, pero ang probinsya namin is Bulacan. Oh. So, mama ko is from Hagunoy. Tatay ko is Kalumpit. Oh, talagang Bulacan? Bulacan. Oh. Bulacan talaga, 100%. Oh. Pero yung buhay niyo ba back then, parang maluwag ba or... Oh, hindi. Mm-hmm. Tulad nga nung na-mention ko kanina, pinalaki kami ni Ermats na siya lang mag-isa. Kasi 5 years old ako, naghiwalay ang nanay at tatay ko. And napag-decide na ng nanay ko na itaguyod kami sa Manila. So, from Bulacan, nilipat niya yung family pa sa Manila. Sa Manila? Ang trabaho lang niya is nananahin ng damit. Tapos bit-bit niya kayong tatlo magkakapatid. Kaming tatlo. And so, siya lang talaga lahat na minsan itong example ng unconditional love. Minsan, so, kakain kami. Mm-hmm. Kain kami lahat. So, hindi siya kakain. So, sasabihin namin, Nay, kain na. Alika na. Sabihin ng mga kapatid ko. Well, bata pa ako nun eh. So, siguro. Pero, kain na. Kain. Sasabihin niya, umauna na kayo, may tinatapos pa ang dami. Diba? So, hindi siya kakain. Ngayon, pag tapos na kami kumain, sasabihin niya, ako na maglilipid dyan. Mm-hmm. Ang reason pala, ba't lagi niyang ginagawa yun is para kung ano yung matira namin, kahit mumu lang, yun ang kakainin niya. So, iba. Pati naman ako may iyak sa'yo. Iba. Hindi kaya tayo soulmate na magkaibigan. Alam mo ba, may naaalala ko sa kanya, doon sa inay ko naman, kasi, syempre, nung bata pa rin ako, no, grade school. Diba, ano, minsan pinagbabaon ka ng ano, para yung lunch hindi ka na uwi, diba? Mm. Kasi naglalakad lang kami noon sa school, back and forth. Alam mo yung, sabi ko nga, gagawa ko ng maalaala mo kaya story Tapos ang title, Itlog. Alam mo kung bakit? Bakit? So, apat kami magkakapatid. But at that time, yung bunso namin, I think wala pa sa eksena I don't remember. And hindi pa siya yata nag-aaral. So, may isang buong itlog, right? Yung itlog. Mm-hmm. Eh, hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung itlog. Kung maliit pa yon di ba? Ipiprito niya yon isang itlog. Eto, matatawa ka ha. Ako, hindi ako nahihiya. Lagi ko nakwento yan sa mga ano ko. Sa mga kapatid ko, pinapaalala ko lang. So, ipiprito niya yun. Kawali, di ba? Igagano niya maigi para lumapad. Okay. Lalapad na yun, di ba? Hihiwain niya yun sa tatlo. O asan yung isa? Eh, paano yung nanay ko? So, ngayon ko lang na-realize, di ba? Ba't niya pinaghahati sa tatlo? Eh, paano yung sa kanya? Yun talaga, wala. Yeah. I don't know how she eats, no? Yeah. Or how she would eat at that time. Yeah, tama. So, merong mga banana leaves, yun yung baunan eh. Mm. Wala naman lunchbox nun. Masarap namang pag nasa probinsya ka, binalot. Mas masarap dun, mabango kasi. So, gusto ng mga, kahit na mahirap ang buhay, ang gusto ng magulang, special pa rin sa anak, di ba? So, yung kanin, mabango na. Eh, ang dami pa naman maglagay ng kanin. Ang liit ng ulo. Doon tayo nabubusog sa kanin eh. Di ba? Exercise. Sa bawo lang, talo na. Yeah, at saka hindi masarap yung kanin ng araw kasi galing yun sa palayan mismo. Denorado yung mabango. Yeah, yung kasi nakikita.
nung time natin noon, parang uso yung mga palayan kasi hindi pa ginagawang subdivision. Ngayon kasi ginawa na. Pero noon kasi, laging ganun, fresh from the sakahan. Yung mga ano noon, bihirang bumibili ng bigas sa palengke. Nakikisaka sila, and then yung, di ba parang may part ka yung bahagi ang tao nila. It will be divided kung sino yung nakisaka. Tama. And then igigiling. So fresh lagi. So ang sarap ng kanin talaga. Tama, ang sarap. Yeah, tama. But anyway, going back. So yung kanin, pinatong na yun. So triangle na itsura ng ano. Parang pizza na. Yung itlog, di ba? Kasi hinati. Tama. So ito nakakatawa. Kakain kami. I really don't care. I really don't mind. At that time, parang feeling ko, may baon ako. Okay, kakain ako. Ganyan. So, pag kumakain kami, yung classmate ko, na taga ron din sa amin, at that time, nagsusaudi yung tatay niya. Okay. Nagsusaudi nung araw, parang mayaman sila, di ba? Yeah. Kasi nagsusaudi, di ba? Nung time na yun, pagka nakaka-abroad yung magulang, parang, uy, nasa Saudi yung tatay niya, hindi mo alam. Dollars. At saka hindi mo alam, OFW pala yung tawag doon, ang hirap-hirap ng buhay. Tama. So, going back, pag binuksan niya yung baon niya, eto matatawa ka, ako triangle itlog kasi prito eh. Yung kanya isang buo na nilaga, nilabon, boiled egg. Ang tawag ko sa kanya, uy, ang yaman niya kasi yung isang itlog sa akin. Sa kanya lang. Solo. Tama. Sabi ko, pagkita ko, uy, sa isip ko lang ha, sabi ko, ay yaman na ito, sweet ko ito. Grabe, sabi ko, ganito pala yung pag nakasaudi yung tatay. Buo yung itlog. Nakalaga. Yung itlog niya nasa ibabaw ng kanin niya. Sabi ko, buo yung itlog niya. Kami, sabi ko, kailan kaya ako magiging buo yung itlog? Yep. So ngayon, siguro mga around, siguro mga 8-9 years ago. Or 8 years ago, umuwi ako sa Philippines. Parang ako lang at saka without my husband at that time. Namatay kasi yung uncle ko. Nakita ko yung classmate kong yun. Okay. Sabi ko sa kanya, alam mo ba what I was thinking at that time? Nagyaman-yaman mo kasi buo yung itlog mo. Tapos siya natalabi niya, loka-loka ka, mahirap lang ako. Doon din ako nasanay na unahin mo muna yung anak mo tsaka na yung sarili mo. Kasi yung mom, hindi ka man, pero I know you would understand. Unahin mo yung mga anak mo kasi ikaw bilang ina, kaya mo naman lahat. Tama. Ikaw nang bahala mag-figure out paano ka kakain. Hindi na magiging mahirap kasi you can bear everything. Yeah. Laging ganun. Tsaka yung as a parent, yung pag nakikita mo na masaya, busog, o maayos condition ng anak mo, happiness mo na rin. Diba? Napaaral kayo lahat because of her work. Yeah, so napaaral niya ang kuya ko muna, napatapos niya, tapos din ang ate ko naman, nakatapos niya. Kasi malaki age gap eh. Malaki. Ang kuya ko, 15 years. Ang age gap sa'yo namin. Ang okay. Ate ko, 13 years. Okay. So, nung nakatapos na sila, you know, nag-work na sila, and then, nung time na ako na mag-aaral, ang kuya ko naman. Ayun, kuya ko naman ang nagpa-aaral sa akin. And then, ang ate ko naman, nung nakapunta na siya ng Amerika, pre-program naman niya kung paano diskarte para makapunta naman ako dito. Ayun, so it's through your ate. Pero yung kuya mo? Kuya ko, nasa Pilipinas siya. Pupunta-punta siya dito na lang, bakasyon. And okay siya doon kasi meron siyang business na rice and poultry supply. Okay. Tapos yung tatlong anak niya, tapos na. Yung pangalan niya, RN, nasa Canada. Yung pangalawa, electrical engineer. Yung pangatlo, cum laude sa UP. So, mga matatalino, mana sa parents. Sa parents. Sa nanay at tatay nila. So, okay na sila doon. Okay ang kuya ko doon. Kaya, wala siyang planong, you know, mag-move dito eh. So, bagay, nakakabisita naman ka mo. So, importante na. Importante, nagkikita-kita rin parang kayo, no? Yeah. Nakapag-aral ka sa Manila? Oo, syempre. Nakagraduate ako doon ng college. Saan ka na college? Sa St. John and Paul College. Sa QC? No, sa Makati. And then may campus din sila sa Kalamba. Tapos anong tinapos mo? Respiratory therapy. So yun na talaga? Yun na talaga. Kala ko nag-switch ka ng ano? Actually, ano yun? Hindi yun yung original na course ko pinasok. PT muna, physical therapy. Tapos, sa atin naman, di ba, yung first 2 years, general eds. Tapos, mag-decide ka, ano bang gusto mo. So, nung nag-third year na, sabi ko, sige, PT. Tapos, nung fourth sem ng PT,
pinag-aaralan na namin yung PT. Sabi ko, hindi para sa akin to. Oh, oo, talaga? Oo. So sabi ko, ah, parang hindi yata para sa akin to. So sabi ko, sa kuya ko, kuya, mag-ano ako ng course, mag-iba ako. So sabi niya ng kuya ko, you know, at saka ng nanay na, very supportive eh. Na kung anong gusto mo, sige, kunin mo. Basta importante makatapos ka. So mag-ano na ako, it's either mass comm or sa computer, di ba? So like, o sa business, di ba? Nung mag-enroll na that day, tumawag ate ko mula dito. Sabi sa akin, Randy, ang kunin mo respiratory therapy. Dahil? Kasi kailangan nasa medical field ka para madali kang makapunta dito. So, okay, respiratory, ayun, yun na yun. More on ano ba yan? Diba, merong, hindi makahinga, breathing treatment. Tapos meron nagko-code na kailangan namin puntahan, CPR, gano'n. And dito sa US, especially sa US, masyadong wide din eh. Ang sakop niya, merong sleep study, you know, like mga CPAP, BiPAP setup. Oh, pwede yung asawa ko dyan. Oh, pare. Pag-usapan natin. Yeah. Tapos, so lahat, respiratory, sa mga lungs, sa lungs, sa heart, anything that involves breathing even the brain, ayun. Kasi may mga central sleep apnea, ayun. Na hindi lang yung pagnaro ng lalamunan, ayun. Yung brain talaga nagsasabi na, you know, you're gonna stop breathing. Pala, si, ano pala, diba? Si Randy. Nakapunta ako dito 2000. Okay. Pero nung dumating ako noong 2000, umuwi ulit ako the same year. Okay. Kasi parang, hindi ko pa masyado nagustuhan. And then at the same time, tourist ako noon eh. Noong time na yon. So, ayokong masira yung multiple visa. So, umuwi muna ako. And noong time na yon, nag-ano ako sa spoof. Nag-extra, nagtatalent ako sa spoof. Tsaka sa Wawmali. Sa Channel 5. Nagwawmali ako yun. Nagwawmali ka. Oh, yeah. So, soulmate friend tayo. Yeah. Yun ang kauna-una akong TV appearance. Oh, okay. College ako. So, kilala mo sila, Miss Rose, sila Nelson, Alindogan, yung mga sa Channel 5. Actually, hindi dahil yung professor ko sa theater, siya nag-send sa akin. Okay, gotcha. Pero sumundo sa akin sa harap, si Pecto. Ah! Kumpare ko yun ngayon! Si Mike, nakuha! I don't know kung ano ba si Pecto. Kasama ko siya sa spoof. Doon siya na-discover. Hindi ako... Napakagaling. Hindi ko na inabot yung... Ano? Spoof. Oh. Para siyang Mad TV rito. Yung kumukopy. Ginagaya namin sa yung... Sa 5 din ba yun? Sa Channel 5. So, hindi na. Nung nawala yung tropang trumpo... Yun actually yung kasikatan ng college tayo eh. Yun ang pumalit. Spoof, tas kalaban na nung Bubble Gang. Ayun. Laban sila. Best comedy show isang taon. Best comedy show yung isang taon. Best comedy show ng isang taon. So, laban sila. Actually, yung Wawmali na yun, yung nagparamdam sa akin. Ang sarap palang nasa harap ng camera. Masarap. Kasi tira lang ako ng tira ng ano. Tapos, nasa camera ka. Tapos, pag-graduate na ako ng college noon. Tama. Ayun. So, yun yung kaano-ano ako. It's fun, diba? Yeah. So, ilang mga ano, mga... TVs. So, pero taga, nung nag-TV kang ganun, graduate ka na ng college or... Hindi pa. Nung time na nag-spoop ako, ano ako noon, nagki-clinical sa ko for respiratory. Hindi, pero paano ka napunta sa ganun? Okay. Layo eh, respiratory ka, di ba? Ganito, kaya ka sa'yo. Namatay si Airpats, 98. Okay. Nung pumunta kami sa Bulacan, sa burol niya, nandun yung mga pinsan ko sa father's side. Dumating yung isang pinsan ko, pangalan niya si Kuya Mon del Rosario Torres. Na-meet ko, ganyan. And sabi niya na nag-work daw siya sa Channel 5. And sabi niya, inibita niya ako kung gusto mong bumisita, makita mo kung paano yung taping. Punta ka lang, diba? So, Pumunta ako sa Channel 5. Nung time naman na yon, nag-shooting sila ng episode ng spoof. Ganito nag-umpisa yon. So, nandun ako, nag-shooting sila episode ng spoof. So, pinapakilala niya ako kay Rufa Mequinto, Kuya Willy Nepomuceno, kila John Santos, Candy Pangilinan, Rafi Rodriguez. So, nandun ako nanonood. May eksena na kailangan ng estudyante. Kailangan ng estudyante. So sabing ganun, punta ka doon, upo ka doon. Diba? So upo ako doon.
may regular talent sila na from UP, mga actor sa UP, sa theater arts ng UP. So nakiupo ako doon. Akala siguro nung director, part ako nung UP group, di ba? So binigyan ako ng linya. So sabi niya, tapos sabi mo ah, sabi ko, okay. Okay, di ba? So action, nasabi ng maayos. Tapos, di ba? Okay, so tapos na. Dinood na naman ako, dinood lang ako. Another segment na naman. Kailangan naman ng passersby na naglalakad. Oh, punta ka doon, punta ka doon. Adi, punta ka doon. Binigyan na naman ako linya. So, okay, sa mga salita, nasabi na maayos, di ba? Tapos after ng taping, sabi sa akin, balikan next week. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oh, kung nag-enjoy ka, ganyan. Sabi, talaga? Oh, sige. So, balikan next week. Hanggang sa naging regular. Naging regular na. Oh my God, nakakatuwa na. Yeah. Eh, paano yung kung nag-aaral ka pa? Paano mo naisabay? Kasi ang taping namin is, every, iba-iba eh. Usually on the weekend. Pero, isang buong araw lang. Isang buong araw, so isang episode, right? Isang buong araw. Mababait yung mga ano ko, mga proctor ko sa clinical. So, I wanna give a shout out. Sige. Ang proctor ko, Sir Ayan, Sir Joel, sa Pampanga, sila Sir Alan, sa Kalamba, you know, so, pinapayagan nila ako na bumiyahin ng Novaliches para mag-taping, tapos balik na naman ako inside Kalamba or sa Angeles City, doon ako naka-assign, which is, okay naman din, it's fun, you know. Speaking of, ano, i-shoutout ko rin talaga yung professor ko sa theater. Si Johnny Jose Cruz, siya talaga yung nag-send sa akin. He called me parang 10 PM yata yun. Sabi niya, may exam ka ba bukas? Sabi ko, tinawag ako muna yung mga classmates ko, yung friends ko, may exam ba tayo bukas? Wala naman daw. Sabi ko, wala daw sir. Sabi niya, sige, sasend kita sa Wow Mali. So, happy-happy ako kasi hindi ako ang biktima. Ako yung mambibiktima. Oo, ganun talaga. Pero sabi ko, gusto kong ma-feel yun kasi syempre yun yung sikat nung araw. Oo, big diba? Time, big time, yeah. Kasabay siya ng PBA. So, silang dalawa lang talaga nag-aagawan sa rating noon. Kaya, sa kanya nagsimula lahat na I fell in love with the camera, tapos noon gustong-gusto ko na nasabi ko, pag ikaw yung umaate, kasi alaga ka eh. Tama. Nagka-project ka pa sa Philippines or kasi pumunta ka na dito? So, yung nagmamanage doon sa mga UP theater group na talent, naging kaibigan ko na rin. So, tatlong beses na padala niya ako na maging talent niya sa, I think yung show is pangalan sa Maynila. Kasi isa kaya. Kahit na magtiis, dalawang beses yata. Yun, na-experience ko yung ganun na character talaga, na serious acting. And it's, which is fun. Actually, at the one time, may na-meet din ako somewhere. Hindi ko na alam kung saan ko ba na-meet yung... Nag-ano rin siya, ang tawag natin dito, actress din siya, nagko-commercial siya. Tapos parang nag-freelance na... Naghahanap din ng talent. So, okay. Pinadala niya ako sa GMA 7, yung kay Ding Dong Dantes ba yun at saka kay Tanya Garcia at that time. Okay. Eh, di naman ako nanonood sa Channel 7. I don't know the story. Pero binigyan ako ng, may role talaga siya. So, eksena mo na, ano tawag natin dito? Yung umiiyak ka sa harap ng kabaong. Iiyak ka, nakikita ko yung kabaong, putol yung... Kasi nakalabas yung paanong patay. Para makahinga. Tama. So, kikita ko gano'n, di ba? Parang nakakatawa, tapos iiyakin nila ako. Yeah. Pero sabi ko, bigay todo na to. Kasi, paglalabanan, kitang-kita ko talaga yung paa niya, yung medyos nung patay, di ba? Tapos sabi ng director, iiyak ka, laligyan kita ng eye mo or ng Visine. Sabi ko, no need po, iiyak ko. Tapos sinabi niya kay Tanya Garcia, pangga o iiyak ng walang ano. Sabi ko, oh my God, ano pala yun? Challenge pala yun. Sabi ko, so talaga sabi ko, ang lakas ng pressure kasi sinabi pa sa main actress. Yeah, So, talagang umiyak ako, todo talaga. Oh, I know that. Kasi di ba nung shooting natin ng The Year Deep natin, talagang todo iiyak mo. Nung nakita ko, sabi ko, wow, galing nito ha. Di ba, parang sabi ko, di ba, tapos kinausap kita. Sabi ko, tinanong kita about yung background mo. Kasi talagang, talagang iiyak ka eh. So, diba? Pinaiyak nila ako doon. Eh, akala ko, yun na yung huli. Eh, unang eksena ko pa naman yun. So, dinala naman doon sa labas kung kailan yung actual na paano namatay yung iniiyakan ko. So, parang nasagasaan siya. Parang hit and run or may pumatay pa sa kanya. Basta nakahandusay siya. So, ang daming crowd. Di ba yung mga ususero sa atin? So, isa ka doon, ang iyak mo, palahaw. Oh, okay. Wow! Pero
umiiyak ka. So, oh my gosh. Dahil sa pag-iyakan yun, lumabas si Eric Kizon. Talaga? Sino yung iyak? Ang galing na. Oh, wow. So, I go, ha? I believe that. Feel na feel ko, oh my God. Nakakatuwa kung paano ka nagsimula nun. Parang sabi ko, somehow may similarity. Oo nga. Siguro yung, although nag-mascom na ako, and yung, siguro yung pag-arte nun, talagang hinanap ko na akala ko imposible. Yeah. Pero bigyan tayo ng chance. Yeah. No? Parang, oo. Sabi kasi ng inay ko noon, gusto ko kasi nung mag-audition sa Ang TV. Oh. 4:30 na! 4:30 Ang TV na! Ang TV na! Do a do-do-do-do-do-do-do. Yup. Ang kagandahan din na, natatry nating mag- umarte dito sa US, di ba? Kasi, yes. Ang, I don't know kung napansin mo, dito, hindi pa gandahan eh. Yes. Hindi pa kinisan. Kung medyo iba yung looks mo, minsan advantage pa eh. Advantage kasi niya. Kasi character yung kailangan nila eh. Totoo. Diba? Ito ang dapat maintindihan ng, you know, mga gustong mag-try na, you know, maging artista dito. Na sa umpisa, it's a process eh. You have to trust the process. Na gaya ng sabi ko, kailangan mo nung acting reel. And makukuha mo yan, syempre nag-umpisa ka lang, student films, di ba? Or mga kahit anong projects na you need to act. Though yung iba hindi nagbabayad, but they have to remember, they have to think na pag nakuha mo yung acting reel na yon, na may speaking role, yung piece na yun mismo, that's expensive. If you're gonna go out yourself, pumunta kang studio, can you film me doing this role? That's expensive. That's like $500 or more just to do that. Okay. Pero if you get booked on a student film na you have a line, and then bibigay sa'yo yung copy na yun, then you can add on your acting demo reel, diba? That it's so worth it because yun sa yun na yun eh yung demo reel mo, kumbaga ano mo na yun eh, armas mo yun. Si Randy po, basta si Randy ang tumulong sa akin paano ako maka-register sa Backstage sa LA kasi tanong ako ng tanong, so it took me a while, diba? Tanong ako ng tanong, I couldn't even start kasi sabi ko paano ba gagawin yun. Tapos sabi niya, you need to have a headshot kasi yun yung nakalagay doon sa doon pala ako nagtagal kasi kailangan ko magpapayat ng antaba. Sobrang taba ko naman ha? Hindi. Talaga ba? So talagang 2019 pa ako nag-start magpapayat. So, talagang isang taon pala kasi mga October pa ako nag-start eh. No, sabi ko sa'yo, bro, nag-pahit siya na ako, magsasubmit na ako sa October yon. Okay. Yeah. So, ikaw lang yung nagbigay sa akin encouragement na kasi hindi ko alam. Takot na takot ako paano ko siya sisimulan. Tapos nung nag-start na siya, sabi ko sa iyo, 'di ba lagi kitang ina-update? Bro, nakuha na ako parang So akala ko nun mga paisa-isa. Nung ang dami na ito. Sunod-sunod na. Kasi nakita nila. May talent ka talaga. Hindi ko sabihin nung una, nag-a-update ako sa'yo, nag-a-update. Nung sunod-sunod na, napagod na ako ng pag-a-update. Sabi ko, makaya naman. Lahat na lang sasabihin ko sa'yo. Yeah, but I'm happy for you though. Ay, salamat and alam ko naman na magtutuloy-tuloy na rin yan dahil talented ka. Hindi ko na ipapa-count sa'yo sa napakarami mong nagawa at nakaka-proud kasi not only film movies, no? Films, puro may mga dito ka, di ba? Sa Hollywood, ang dami mo rin nagawa. Yun yung naka-inspire sa akin. Sabi ko, paano niya nagagawa? Talagang try lang. Diba? Submit mo lang yung sarili mo. Kung may project na tingin mong kaya mong gawin yung role, try lang ng try. Tapos, pag nabigyan ka ng chance na mag-audition, just do your best. Ikaw talaga gusto kong pasalamatan yan. You know? Ito, personal talaga. Na nakaka 1.5 years na ako. Ganito yung ginagawa. Kasi that started in October 2019. 2021 na ngayon. So, thank you. Kasi, na-enjoy ko talaga siya. And I feel na, at saka additional, source of income. Ha, bago ang lahat. Yung latest mo na, ano ba yon? Yung sumayaw ka? Oh, yeah. Yung music video ng Disclosure. Disclosure. Grabe. Nasa YouTube pa rin siya. Disclosure yung title. Title is Watch Your Step. Watch Your Step. Maganda siya kasi
finiture yung Filipino culture ng kung paano tayo mag-party, potluck party, diba? So, yeah, check that out, guys. Yeah. It's on YouTube. Yes. It's called Watch Your Step. At na-surprise ako, ang galing magsayo ni Andy. Ang galing-galing. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko, hindi ko yata kayong i-beat yun. Papra-practice ako ng gano'n. So far, pinaka-high ko doing this was nung naka-eksena ko si Princess Punsalan. Ah, so itong recent movie mo. Yung shinood namin a couple weekends ago. Ah. Na ilalaban nila for the HBO. Anong title nito? Pwede na ba sabihin? Oh, pwedeng sabihin. Ang title nito is Distancia. Distancia. So, ang director is also director Filipino? Director is Romel Andaya. Lahat ng nandun ang galing. Sa babanggitin ko na yung pangalan ng mga nandun. Melissa Rodriguez, watch out, guys. She's really, really good. Oh, uh-huh. My God. And then, of course, Princess Punsalan and Kevin and, you know, and Tita is there too. So, mm-hmm. Yes! Watch it when it's available. Yeah. Please support, you know, Filipino movies. Ay, shoutout ko muna rin pala yung so 1.5 years ko na pinapakinabangan yung headshot na yon. Ang nag-take ng headshot ko ay si ang cinematographer, photographer, videographer na si OJ Baklig. Ayan. So, Brother OJ, thank you so much. At saka kay Sister Sheila Baklig. So, yan yung mga ano magagaling na photographer and videographer, cinematographer. God, this is it. Natawa ko. Ito na yung ano, gusto namin mangyari, magka-eksena kami. Kaya sana magawa ko, nagpe-pray tuloy ako ngayon. Nag-internalize ka pa ba? Okay, let's go. Let's go agad. Kainis yung let's go. Ako hindi pa ready. Kapalamkam. Napatawarin mo na ako. Ano sa tingin mo, Randy? Bakit bumalik ka dito, ha? Dahil mahal kita. Yung mga anak mo, alam nila wala na silang tatay mula nang umalis ka. Pinagpalit mo kami doon sa bahay niyo. Pero hindi totoo yan eh. Andito ako, buhay ako. Gusto ko ibalik kung ano yung meron tayo dati. Randy, umalis ka. Pinabayaan mo kami mag-iina. Alam ko. Nagkamali ako eh. Ang tanga-tanga ko nga eh. Bakit pinapasok pa kita dito eh? Inapatawarin mo ako. Sorry. Wala ka sa kanya talaga. It's good! Just go with it! Niiyak ko kasi naka... Umiiyak ka na sa... Hindi, it's good! Ito naman! Di ba magaling naman na... Nabaligtad siya yung drama-drama tapos ako may ko... Hindi. Oh my God! Di ba yan? Okay. No, na, finish ko na maka-eksena tapos biglang na nandito na. Ano ba yan? Okay, so... So babalik ka sa akin. Ayaw na kita, di ba? Direk! Ayaw mapagalitan. Naiyak sa natatawa. Hindi alam eh. Paano ko magagawin to? So pwede kitang sigawan? Oo. Tapos naiiting? Oo. Okay. Sige. Naiiting. Okay. Ano nagawa mo dito? Ang kapal din ang mukha mo, no? Nakuha mo pang magpakita sa akin? Sa lahat ng ginawa mong masama sa buhay namin ng anak mo, nandito ka? Hindi ko nga alam paano ko sasabihin sa'yo. Ang ano? Nagkamali ako. Baka naman pa pwede dating pag-usapan. Baka naman pa pwede mo ako patawarin. Patawarin? Ganun-ganun na lang patawarin? Matapos mo kaming iwan ng anak mo ng ilang taon? Matapos kaming umasa? At maghirap dahil lumalaki silang walang ina. Patawarin? Mukhang kapal. Alam mo? Alam mo, nakakatawa, Randy. Akala ko yung mga anak nasa akin pa. Nasa yung... Nasa akin na? Nasa yung pala. Baliktad na nga eh. Kaya sabi ko, wala pala. Kuya. Ano? Ano gusto mo? Hingin ka na naman ng baon. Kala mo ba pinupulot ang pera dito sa Amerika? Hahawa mo pa ano corona. Buti na lang, meron lang injection ng Pfizer. Kahit masakit. Iniis ko. Kasi ubo ka ng ubo eh. Nauubo sa ano? Sa kakatawa. Kunya. Ano?
Ano bang gusto mo? May problema ka ba? May umawit sa'yo sa eskwela? Buntis ako, boy. Buntis ka! Pambihira! Paano ka na buntis? Gumagamit naman tayo protection, ha? Ano ka tayo, kuya? Scandal! Naging comedy na yun. Tanda mo na. Aksan mo. Oo, sige. Anong bang gausapan na? Randa eh. Ano? Ako'y magpapatulong sa iyo. Anong bang gusto mo? Dahil yung aking kapitbahay, pagkakasotel. O, bakit? Bakit? Ano bang ginawa ng kapitbahay mo? Ay, pwede bang alam, Batanggay nyo na rin ako. Ay, masarap ang kaming balakaw. Anong ginawa ng kapitbahay mo sa'yo? Anong ginawa? Ang isda nga yung sinaing ikinuha eh. Ang yung sinaing? Wow. Ay, pambihilang kapitbahay. Baka naman kasi nagugutong. Ow! Ay, ang kapitbahay ko yung pusa eh. Ay, pambihilang kapitbahay. Ang pusa, panalak ng pusa yan oh. Ladies and gentlemen, Randy Torres po. Sinipo na lang, no? Kakatawa, no? Natawa na lang ako sa kanya. Magaling talaga ang isang Randy Torres at hindi ako makakuha ng cue ko dahil kailangan mag-internalize ako. So, thank you, ha? Oh, yeah. At sana nga, ayun, marami pang magawa mga projects. At saka, kumbaga, when you celebrate, I also celebrate as your friend. Okay. Same here. Mm-hmm. Same here, sis. Mm-hmm. Yung success mo, I'm happy for you. I'm proud na na-achieve mo lahat to. And so, congratulations sa'yo and sa husband mo for, you know, so all the success. And and more power sa channel mo dahil marami nag-i-enjoy mapanood, marami kang na-inspire at natutulungan. So, good job.